Mga tol, meron tayong bagong solar ulit, indoor outdoor. Same lang din sila nung specs nung solar induction street light natin. Ang kaibahan lang, meron siyang cable. May lalagay na natin siya sa loob ng mga garahe, bodega o kung saan yung trip ilagay. Kasi meron siyang kasamang naka-separate na panel. O ngayon, kaso ang kaibahan lang nito dun sa ating solar panel na pangkalye o street light, yung battery na pwede natin ilagay sa kanya ay isa lang, hindi natin pwedeng pagdalawahin. So ang gagawin natin, kumuha tayo ng mga pang vape na battery na 18650. Ang nakasulat dito 3000 milliamperes daw, pero I doubt it. Siguro kung may mga maka 2000 man lang to o 2500, okay na, pasado na. Try natin kasi nagagamit naman sa vape, okay naman eh. Isa lang ilalagay natin kasi dito yung built-in niya, nung tinest ko dun sa aking 18650 charger, halos ano lang siya, halos 1000 ma lang to. Liit, sobrang gaano. Para siyang double A lang eh. Para mabigat pa nga yung double A battery. As in, ang gaan. Tatanggalin na natin to. Tapos gagawa muna tayo. Meron tayo ditong bagong pang spot weld. Ito. Na-order din natin online. Sa halagang 500. Ayan. Set muna natin siya sa number 2. Tapos umorder din ako ng nickel strip. Ano lang to? 0.1 by 3mm lang to ang size. Ilalagay natin dito para madali siyang hinangin. Ayan, okay na. Tapos ito naman. Pag bagong charge yung battery na to, minimum kasi nitong ano, spot weld na to, 20 amperes or 20 Ah. Tibay na siya. Diyan tayo maghihina ngayon para hindi ma-stress yung battery natin. Saka dito. Super dali nang mag-weld ng mga battery talaga pag meron tayong ganitong spot welder na gadget. Madikit. Okay, tibay na siya, guys. Mas gupit natin. Yan, dito ngayon tayo maghihinang sa ibabaw. Mas madali na siyang kapitan ngayon ng lead. Tingnan natin dito kung tanggalin natin ang mas fake. Yung lead nito, sigurado, ang baba pa ng flux content. Kaya ganitong kahirap siyang lusawin. Tutusin, mas madaling lusawin dapat dito sa positive side ng battery na ganito eh. Ah. Uy. Heist. Okay. Oh, di ba? Mas madali. Lusaw agad. Thanks, spot welder. Thank you.
mas mabilis ngayon ang trabaho natin. It's very easy. Easy as the Sunday morning. Wow. Very nice. Okay na, upgraded na. Nasa 3,000 mAh na yung ating battery daw. Sana nga. Oobserbahan na lang natin kung tatagal talaga ang kanyang lifespan. Magdamag hanggang umaga. By the way guys, mas magandang ganito na lang ang bilhin nyo na solar induction lamp kaysa doon sa bilhin nyo na yung mga IP40, yung mga ganon. Yung sinasabi ng flood lamp na may 40 watts, 200 watts. Kung tutuusin, mas malinaw pa to. Liit-liit lang nito pero mas maliwanag pa to kaysa doon sa mga nauusong flood lamp ngayon na tig 600 or less, depende sa wattage. Ito, ang price nito nasa basta less than 300 lang to. Or yun nga, pagpalagay na natin na nasa 250 to 70, pero stock battery lang siya. Ito yung sensor, may sensor pa rin siya. Tapos may kasama pa rin siyang remote. Same din lang siya talaga ng ating street light na pang outdoor. Ito indoor na. May ganun din yung remote niya. May mode 1, mode 2 at saka mode 3. Mode 1 off pag may dumaan, mag-on. Tapos mamamatay uli siya after ilang seconds pag lagpas ng movement. Ang mode 2, yan yung parang matipid, nakadim, pag may dumaan magbabright. Tapos ang pag lumagpas magdidim ulit siya. Tapos mode 3, yan, ito yung pinakamatipid na setting hanggang umaga na to o lumalagpas pa, kasi ganyan lang yung ano siya, parang dim lang siya, kaya okay na rin doon sa mga garage natin. Eh, since pinalitan natin ng battery to, pwede tayong mag mode 2. Ayan, pag may dumaan, dumaan ako. Ayun, magba-bright siya. At saka same din siya nung nung ating street light. Pag naliwanagan nitong yung ating panel, mamatay siya ng kusa. Ayan. Kuha tayo ng light source, flashlight. Itong ating super flashlight. Ayan, mamatay siya. Ayan. Okay. Test muna natin itong battery natin. Kung ilang oras tatagal. Okay mga tol. 5 o'clock na. Ayan, 5:09. Check na natin yung solar indoor lamp na in-upgrade natin yung battery. Ayan guys, maliwanag pa rin siya. Wala nagbago mula nung kanina na 6 PM nung in-upgrade ko siya, then almost 7 PM nung inilagay ko siya dyan. Iba siya dun sa ating solar street light induction. Although same halo sila ng make nila, pero magkaiba pa rin. Ito, ang kaibahan nito, ngayon, pag in-off natin siya, ito bali naka siya, naka super bright ang mood niya ngayon. Off. Ayan. Makita nyo naman, total darkness. Pag in-on natin, ayan, dim. Kung mapapansin nyo, di ba medyo dim. Huwag nyo nang intindihin yung yung parang flicker. Kasi sa sa actual view, hindi siya nag-flicker. Dim lang talaga siya. Ayan.
Ngayon, hindi siya katulad nga nung isang induction street light na pag ini-on mo na ganun, magi-steady siya na super bright. Ito, nagi-steady din pero hindi siya super bright. Parang naka-econo siya para hindi siya mag-consume ng power. Tapos itong 1, pag pinrest natin itong 1, ayan, super bright pero mamamatay siya. Pag gumalaw ako, ayan, iilaw ulit siya. Ayan, maliwanag. Ayan. So ayan, mayroon siyang 30 seconds bago siya mamatay. Pag wala na siya na detect na gumagalaw na bagay. Tapos, eto, mode 2, same pa rin ng solar street light. Eto siguro, eto lang hindi nagbago, tsaka itong dulo. Ayan, mode 2. Ayan, dim siya. Super dim. Check natin. Ayan. Ayan. Dim. Ah, hindi. Ah, ano siya, nag-bright na, gumalaw kasi ako. Bali, magdi-dim siya ng 30 seconds. Tapos, pag may dumaan ulit, magsu-super bright ulit siya. Sa ilaw na to, pinaka-the best lang talaga. Mode 2. Yung SOS button, hindi siya gumagana. Yan. Halos wala siya, walang nagbago sa sinag. Maliwanag pa rin talaga siya kahit ganitong oras na. 5:30 na siguro ngayon. Much, much, much later. Okay guys, may araw na. Check uli na. Okay. Ang liwanag pa rin yung ano, nung solar run natin, solar light. Ayan. Hindi ko kinabit yung panel kaya naka-on pa rin siya kahit na maliwanag na. So yun, subok na natin. Ang tagal. Legit yung battery na nailagay natin dito. Ayan, liwanag na eh. May araw na. Pero, ayan pa rin siya. Ang liwanag pa rin. Okay, yun lang guys. And thanks for watching. Please subscribe.